Magandang umaga, mga bata. So, kamusta kayo? Okay lang. So, kanina, sabi yung price daw, bahay at lupa. Eh, no? Parang gusto ko ng sumagot din kanina. Eh, para may price daw na house and lot. So, yun po. Simulan natin yung ating ika-apat na session. Handa na ba kayo? Okay, sige. Tayong lahat ay umukha at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy na nagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli mo po kaming pinahintulutan na makapakinig ng iyong salita. Lalo na po, Panginoon, sa session na ito, pag-aaralan po namin ang patungkol sa kasalanan at kung sino kami sa iyong harapan. Kaya't pakiusap, hinihiling po namin ama, buksan mo po nawa ang puso ng mga kabataang ito na nasa iyong harapan na maunawa nila ang kanilang kalagayan, lalong-lalo na po sa mga panahong ito, Panginoon. Pakiusap, pagkalooban niyo po nawa kami ng maayos na kondisyon, lalong-lalo na po yung mga nakikinig, upang maunawaan nila ang iyong salita. At nawa, Panginoon, sa gawain ito ay makapagbigay kami ng kapurihan at ng kaluwalhatian sa iyong makapangyarihang pangalan. Muli, Panginoon, hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, muli po, magandang umaga, mga bata. So, mula kahapon hanggang kanina, pinag-aralan natin yung patungkol sa Diyos, tama? At yung mga ebidensya na talagang mayroong Diyos. Tama ba? At dun sa mga pinag-aralan natin hanggang kanina, napatunayan natin na talagang yung Biblia, ay ano? Yung Biblia ay salita ng Diyos at yung Biblia ay totoo. Okay? So, pagpapatuloy natin. Lalo na, yung mga kasaysayan na pinag-aralan natin simula kahapon hanggang kanina, ano-ano yung mga yon? Yung halamanan ng Eden, yung Noah's Ark, yung Tore ng Babel, at yung kanina, pinag-aralan natin. Ano yung pinag-aralan ninyo kanina? Yung kasaysayan ng Israel. Tanungin ko kayo, sa apat na kasaysayan na ito na nakalagay sa Biblia, ano yung pagkakapareho nila? Ano yung pagkakapareho? Ano yung naging problema nila? Ano daw? Kasalanan. At laging, kapag mayroong kasalanan, palaging mayroong kahatulan. Di ba? Parusa, kahatulan. Tama ba? Doon sa halamanan ng Eden, pinarusahan sila ng Diyos. Di ba? Sa panahon ni Noe, pinarusahan din sila ng Diyos sa pamamagitan ng baha. At yung Tore ng Babel, ano yung parusa sa kanila ng Diyos? Iniba yung kanilang salita. Tama? At yung kanina, sa pinag-aralan natin, pinarusahan din yung mga Israelita. Tama? Ang tanong, paano naman ikaw? May kasalanan ka o wala? Kaya ngayon, pag-aaralan natin. Tama? So, susuriin natin yung sarili natin sa pamamagitan ng Biblia. Tanungin ko kayo, kilala niyo ba yung sarili ninyo? Sino kayo? Sino kayo? Halimbawa, tatanungin ko, sino ka? Sino ka? Hindi ko naman tinatanong yung pangalan, di ba? Sino ka? Kaya ngayon, ito yung pinakamahalagang session natin. Isa sa pinakamahalagang session. Kikilalanin natin yung sarili natin. Hindi sa harap ng katabi ninyo, hindi sa harap ng magulang ninyo, kundi sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Marahil, sinasabi ng magulang ninyo, ang mabait itong anak ko. Mabait si Bryce, tama ba? Pero kamusta naman sa ibang tao? At higit sa lahat, kamusta si Bryce sa harap ng Diyos? Kaya nga ngayon, susuriin natin yung sarili natin sa pamamagitan ng Biblia. Lalong-lalo na patungkol sa kasalanan at patungkol sa sino ba yung makasalanan? Sino yung makasalanan? At pagkatapos, ito yung kaparusahan. Kung talagang mauunawaan natin na may kasalanan tayo, ano yung naghihintay sa atin na kaparusahan? Tama. Gaya ng pinag-aralan natin noong mga naunang sessions, dahil may kasalanan sila, pinarusahan sila ng Diyos. Ganun din tayo. Titingnan natin
kung talagang makasalanan ba tayo at ano yung naghihintay sa atin bilang makasalanan. So unahin na natin ito, kasalanan at makasalanan. So sino ba yung makasalanan? Ano yung kasalanan? Dito, sa salitang sin, sino yung nasa gitna? Sino yun? Tanungin natin, yung I, sino yung I? Bakit tayo nasa kalagitnaan ng kasalanan? Bakit? Bakit? Bakit tayo naging makasalanan? Ano po? Bakit naging makasalanan si Adan? Gaya ng memory verse ninyo kanina, ano yung memory verse ninyo kanina? Basahin natin ulit, ito yung memory verse ninyo kanina, tama ba? Basahin natin, 3, 2, 1. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Anong ibig sabihin yan? Habang ipinagbubuntis ba kayo ng magulang ninyo, ng nanay ninyo, gumagawa sila ng kasalanan? Ganun ba? Dahil ipinaglihi, di ba? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, nasa tiyan pa lang tayo ng magulang natin, makasalanan na tayo. Tama. Dito, Mateo chapter 7, verse 16 hanggang 18, babasahin ko, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa tinikan o ng mga igos sa dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay, ano daw? Masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Anong ibig sabihin nun? Sabi dito, para mas maintindihan natin, gagamit tayo ng puno na kilala natin. Magbigay nga daw kayo ng dalawang puno na kilala ninyo. Mangga. Ano pa? Ano? Andami, ano? Sige, para mas madali, gamit tayo. Mangga, tsaka saging. Mas madali yun, di ba? Tanungin ko kayo, pwede bang magbunga ng mangga ang saging? Pwede bang magbunga ng saging ang mangga? Imposible. Parang ganito, sinasabi rin sa atin ng Biblia, kung tayo, yung verse 17, hindi na puno na nagbubunga. Ito'y patungkol sa atin na mga tao. Sabi dito, yung bawat mabuting puno, ano daw yung bunga? Mabuti. Yung masamang puno, ano yung bunga? Pero meron bang masamang puno? Meron ba? Wala. Kaya nga ito'y tumutukoy sa bawat isa sa atin. Kung sinasabi natin na mabait kayo, hindi ba kayo gumagawa ng kasalanan? Gumagawa din. Kung sinasabi natin na makasalanan tayo, hindi ba kayo gumagawa ng mabuti? Gumagawa o hindi? Ganun, ano kayo? Mabuti o masama? Ano po? Kaya pag-aaralan natin. Ano po? Dito, Roma chapter 5 verse 12, basahin din natin, 3, 2, 1. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gaya ng sinasabi ninyo kanina, yung pinakadahilan kung bakit naging makasalanan tayo, dahil kanino? Dahil kay Adan. Sabi dito, yung isang tao na tinutukoy dito, yan ay si Adan. Parang ganito. Dahil nagmula tayo sa kanila. Kaya nga, lahat ng anak nila, yung mga sumunod, hanggang sa dumating sa atin, tayong lahat, anong tawag sa atin? Makasalanan. Bakit? Gaya nung kung paanong yung, ano yung bunga ng mangga? Mangga, di ba? Ganun din, ano yung puno na pinanggalingan natin? Makasalanan. Kaya nga, natural, ano yung bunga natin? Kasalanan din. Kaya nga, tanungin ko kayo, may nagturo ba sa inyo kung paano magselos? Paano mainggit? Tinuruan ba kayo ng magulang ninyo? Pero bakit naiinggit kayo? Di ba? Sino yung sa inyo dito yung tinuruan ng nanay na kung paano magalit? Meron ba? Wala.
Pero nagagalit o hindi? Nagagalit. Bakit? Ito yung ebidensya na ipinanganak na tayo na makasalanan. Ito yung katibayan na dahil dito, mapapatunayan natin na nanggaling tayo sa magulang natin na makasalanan. Sino yon? Si Adan. Ngayon, para higit nating maunawaan na tayo ay makasalanan, kasi alam ng Diyos, kahit na sinabi niya na sa atin na ipinanganak tayo makasalanan, may mga bata pa rin, may mga tao na magsasabi, ay mabuti ako, hindi ako masama. Kaya nga, ibinigay sa atin ng Diyos, may dalawang paraan para titingnan natin kung talagang makasalanan tayo o hindi. Okay? Dito, para malaman at maunawaan natin na tayo ay talagang makasalanan sa harapan ng Diyos, pag-aaralan natin yung dalawang bagay. Una, ano ito yung una? Alam niyo ba kung ano yung sampung utos? Ano yung sampung utos? Ten Commandments. Ano yung Ten Commandments? Sampung utos. Eh, ano yung sampung utos? Diba? Sino nakakaalam ng sampung utos? Okay, may mga nagtaas. Tanungin ko kayo, ano yung unang-una? Ano yung unang-una nakalagay sa sampung utos? Pag-aaralan natin. Okay? At yung isa pa, che-check natin. Yung puso natin, sabi dito, yung puso natin puno ng kasamaan o kasalanan. Naniniwala ba kayo doon? Tingnan nyo daw yung puso ninyo. Kaya nyo ba tingnan? Imposible. Pero sa pamagitan ng Biblia, maaari nating tingnan yung puso natin. Kaya nga ibinigay sa atin ito ng Diyos. Tama ba? Ngayon, titingnan din natin sa pamagitan ng dalawang bagay na ito kung talagang makasalanan tayo o hindi. Unahin na natin yung sampung utos. Dito, ito yung unang-una. Anong sabi? Pakibasa, 3, 2, 1. Ang tanong, meron ba kayong ibang Diyos bukod sa Diyos? Totoo. Pero sabi ng Biblia, yung ibig sabihin ng magkaroon ng ibang Diyos, meron kayong higit na pinapahalagahan kaysa sa Diyos. Meron ba kayong higit na pinapahalagahan kaysa sa Diyos? Sigurado? Sa pagising sa umaga, anong ginagawa ninyo? Ano yung unang-unang hinahanap ninyo? Si Mama, sabi nung isa, si Mama. So ibig sabihin, yung Diyos mo, si Mama. Di ba? Yung Diyos, sinasabi ng Biblia, yung Diyos na nasa Biblia, siya ay siloso, maingitin. Ayaw niya na meron tayong inuuna kaysa sa Kanya. Ngayon, gaya nung tinanong ko sa inyo, di ba? Sino yung unang-unang hinahanap ninyo pagising sa umaga? Sabi nung isa, si Mama. Ibig sabihin, yun yung Diyos niya. Yung iba naman, anong hinahanap? Cellphone. Di ba? Cellphone. At yung iba naman, sabi, pagkain. Di ba? So, ibig sabihin, yung Diyos ninyo, pagkain. Di ba? Kaya nga, dito sa sampung utos, yung unang-una pa lang, nasunod natin o hindi? Hindi. Iskora natin yung sarili natin. Sampo ito, okay? Isa, nasunod natin o hindi? Nasunod o hindi? Hindi. So, pangalawa, tignan natin. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ribulto. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Ginawa natin ito o hindi? Parang ganito. Ano yan? Sabi ng Diyos, huwag paglilingkuran. Huwag daw yuyukuran. Siguro yung mga kabataan, hindi pa ito naiintindihan, di ba? Pero paano naman ito? Diba? Ngayon mga kabataan, saan kayo palagi na kayo ko? Sa cellphone. Yan din ay Diyos-Diyosan sa panahon ngayon. Yung mga bata, sa halip na hanapin yung Diyos, manalangin sa Diyos, ano yung tinitingnan? Cellphone. Diba? Nasunod o hindi? Pangatlo, sabi dito, pakibasa, 3, 2, 1. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin? Kasi yun yung nakasulat. Diba? Ang ibig sabihin niyan, huwag natin basta-basta gamitin yung pangalan ng Diyos. Halimbawa, lalo-lalo na siguro sa inyo, meron din
expression na ginagamit ito, ano yun? OMG. Nakakita ng ipis, anong sasabihin? OMG. Diba? Ay, ibig sabihin yung ipis, yun yung Diyos mo. Diba? Kasi oh my God, di ba? Yun yung Diyos. Nakaapak ng tae, ano na sabihin? OMG. Ibig sabihin yung Diyos mo, tae. Di ba? Di ba? Kasi oh my God. Pero sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos na gamitin natin yung pangalan niya ng basta-basta na lang. Sa walang kabuluhan. Tama. Nasunod o hindi? Ilan na? Tatlo. May pito pa. Pang-apat, ingatan ang araw ng Sabat. Alam niyo ba kung ano yung Sabat? Ano yung Sabat? Sabado. Ganon. Hindi. Anong ibig sabihin ng Sabat? Ibinigay ito yung kautosan na ito sa mga Israelita. Yung Sabat sa mga Israelita nagsisimula ng Friday 6 p.m. hanggang Saturday ng 6 p.m. Sabi ng Biblia, sa loob ng araw na yan, ng oras na yan, ano? Wala silang anumang gagawin, kundi isang ganap na kapahingahan. Wala silang maaaring gawin. Ni hindi rin maaaring magpaningas na nga po, ibig sabihin, ni hindi nga sila maaaring magluto. Ngayon, tanungin ko kayo, anong ginagawa ninyo kapag Friday ng gabi? Hanggang Sabado ng gabi. Yung iba sa inyo, naglalaro ng cellphone, di ba? Yung iba, anong ginagawa? Nanunood ng telebisyon. Di ba? Yung iba, sabi, nagbabasketball daw. Natutulog. Di ba? Kumakain. Ano pa? Marami. Kung ganun, nasunod o hindi? Hindi pa rin. Panlima, ito yung pinakamahalaga. Sabi, igalang mo ang iyong mga magulang. Kamusta naman kayo mga bata? Ginagalang ba ninyo yung magulang ninyo? Talaga? Palagi? Yung iba nag-iisip, palagi nga ba? Yung iba naman sinasabi, minsan. Eh ano yung madalas? Madalas, pasaway. Di ba? Lalong-lalo na kapag inuutusan. Di ba? Kamusta naman kayo kapag inuutusan kayo ng magulang ninyo? Sumusunod ba kayo kagad? Sigurado? Tignan natin. Parang ganyan. Di ba? Pag inuutusan, tinatawag ng magulang, galit. Di ba? Hindi agad sumusunod. Kung ganun, anong sabi ng kautusan? Igalang yung magulang. Pero kapag nagawa na natin ito, nang kahit minsan lang, ibig sabihin, nalabag na natin ito. Tama ba? Ano yung paborito ninyong sagot sa magulang kapag inuutusan? Wait lang. Di ba? Pag tinawag, anong sinasagot ninyo pag tinawag kayo? Ha? Ngayon, di ba dapat, ang mga sinasagot ng bata, di ba, po at opo? Ngayon, anong sinasagot na lang? Nawala na yung P. Ano na? O. Di ba? Pag tinawag, nak, o. Di ba? Galit pa yun. Di ba? Pagkatapos, pag inutusan, anong sunod na sagot nila? I. Di ba? Ayaw. Di ba? Kaya nga dahil dito, nasunod natin ito o hindi? Hindi pa rin. Pang-anim, huwag kang papatay. Siguro naman, wala pa sa inyo nakapatay, di ba? Pero sa Biblia, iba ang ibig sabihin ng pagpatay. Dito yan. Naranasan nyo na ba yan? Kung ganun, sabi ng Biblia, kung nagawa na ninyo, nakapatay na kayo. Dito, basahin natin, 3, 2, 1. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At naalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Kung ganun, gaano karaming bata na o kaibigan o kapatid yung nagalit kayo? Gaano karami? Hindi na mabilang. Di ba? So ibig sabihin, ang dami na nating napatay. Di ba? Kasi sabi ng Biblia, magalit lang tayo. Magalit lang tayo, ano na daw? Nakapatay na tayo. Kanino kayo madalas magalit? Kanino? Marahil,
sa best friend ninyo, ano? Sa kaibigan, sa magulang, sa teacher ninyo na maraming pinapagawa, di ba? Kung ganun, lahat sila. Sa paningin ng Diyos, anong ginawa na natin? Napatay na natin sila. Kung ganun, nasunod ito o hindi? Sunod, huwag mangangalunya. Parang ganito, di ba? Sabi ng Biblia, Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae, hindi lang yan sa babae, para sa lahat na may paglanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Yung mga kabataan niyo, di ba? Kabababata pa, tinanong, may crush na. Di ba? Alam niyo ba kung ano yung crush? Di ba? Sabi dito ng Biblia, ano na ito? Pagnanasa. Kapag nagnasa na tayo sa iba, ano na daw? Nangalunya na tayo sa harapan ng Diyos. Nasunod o hindi? Hindi pa rin. Pangpito. Ano daw yung pangpito? Huwag magnanakaw. Kayo, nakapagnakaw na o hindi pa? Kaso, hindi nakaw yung tinatawag natin doon. Ano yung sinasabi ninyo? Kupit, di ba? Pero yung kupit, pagnanakaw pa rin. Di ba? Dito, may papakita ako sa inyo, dalawang tao. Sino yung magnanakaw sa kanila? Ito, nag-iisip. Nakita niya kasi yung jacket ng nanay niya, may lamang pera, di ba? Iniisip niya, pag kinuha ko ito, makakabili ako ng laruan, makakabili ako ng pagkain, ano pa? At nung gusto pa. Pero yung isa naman, kinuha na. Sino sa kanila dyan yung magnanakaw? Bakit? Tama. Pareho lang sila. Dahil yung magkaroon ka lang ng kaisipan na kunin, ano na? Magnanakaw na. Sunod, wag maging sinungaling na saksi. Nagawa nyo na ba ito? Hindi pa. Tignan natin. Bigyan natin ng halimbawa. Baka nagawa ninyo yung gaya nito. Sabi ano daw? Pakibasa? Sabi niya, mabantot ka daw. Amuyin nyo daw yung katabi nyo. Ano amoy? O dyan, nagsisinungaling na kayo, di ba? Dyan pa lang, makikita natin, nagiging sinungaling na. Tama o hindi? Lalo na kapag galit kayo, di ba? Hindi naman totoo, sasabihin ninyo, ah, talagang ano yan, mabaho, di ba? Pero hindi naman. Kaya nga, sabi ng Biblia, nalabag na rin natin, maging ito, nalabag na natin. Dito, wag, pang sampu na po ito, nagkamali lang po, wag mag-imbot. Ibig sabihin ng mag-imbot, inggit. Parang ganito. Yan. Di ba? Sabi niya, bakit yung sa akin maliit lang, yung sa kanya malaki. Di ba? Nainggit na. Nainggit na ba kayo o hindi pa? Sino dito yung may mga kapatid? Marami. Di ba? Sila yung madalas nating kinakainggitan, di ba? Sasabihin, bakit naman si nanay, si tatay, binilan sila, pero bakit ako hindi? Di ba? Kung ganun, nasunod na ito o hindi pa? Hindi po. Lahat ito, nalabag natin. Ang tanong, bakit nalabag natin ito lahat? Bakit hindi natin kayang sundin? Bakit? Dahil ito yung pamantayan ng Diyos. Dito, yung pamantayan ng Diyos, walang sino man yung makakaabot nito. Okay? Santiago chapter 2 verse 10, basahin natin, 3, 2, 1. Anong ibig sabihin? Kung pilit natin, kung gusto nating sundin lahat, pero kung may isa lang tayo na malabag, ano na daw? Nagkasala na tayo sa lahat. Yung math, madali, di ba? Nag-aaral kayo. 10 minus 1 equals? Pero ano sabi dito ng Biblia? 10 minus 1 equals? 10 pa rin. Di ba? Sabi ng Biblia, isa lang yung magkasala ka, pero ilan na daw nilabag mo? Lahat. Lahat. Okay? Pagkatapos, dito, sa Galatia chapter 3 verse 10, basahin din natin, 3, 2, 1.
ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Sabi ng Biblia, sumpain. Bakit nasa ilalim sila ng sumpa? Kasi nga hindi kayang sundin. Pero pilit pa rin nilang sinusunod. Kaya nga, nasa ilalim sila ng sumpa. Okay? Ngayon, bakit? Dahil ibinigay ng Diyos yung kautusan, hindi naman para sundin. Alam nyo kung bakit ibinigay ng Diyos yung kautusan? Bakit? Ba't ibinigay ng Diyos yung kautusan? Bakit? Parang ganito. Yung kautusan, parang salamin. Di ba? Kapag tumitingin kayo sa salamin, sino nakikita ninyo? Sino? Sarili natin. Pwede nyo bang makita kapag nanalamin kayo yung mukha ng iba? Kung ganun, tumakbo ka na, di ba? May problema doon. Pero kapag nagsasalamin tayo, yung nakikita natin yung sarili natin. At tanungin ko kayo, bakit ba kayo nagsasalamin? Bakit? Para magsuklay. Para makita kung pogi na o maganda, tama? Lalong mga kabataan ngayon, di ba? Kababata pa lang. Apaka sa itsura nila, tinitingnan kung talagang maganda na, yung mga lalaki, pogi na, di ba? At pagkatapos, kapag nakita sa mukha natin na may dumi, anong gagawin? Gamit ba yung salamin, tatanggalin yung dumi? Opo. Sino yun? Subukan mo daw. Ano mangyayari kung gagamitin mo yung salamin pagtanggal ng dumi? Masusugatan ka lang. Di ba? Ganun din. Ibinigay sa atin ng Diyos yung kautusan, parang salamin. Kapag tumingin tayo sa kautusan, makikita natin, makikilala natin yung sarili natin na tayo ay talagang makasalanan. Maliwanag. Parang ganito. Yan. Pag tumingin tayo sa kautusan, yung makikita natin, tayo ay makasalanan. Roma chapter 3 verse 20, basahin natin, 3 to 1. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya nga, gamit yung kautusan, makikilala natin na tayo ay talagang makasalanan. Okay? Hindi ito ibinigay ng Diyos para sundin. Dahil kahit na anong gawin natin, hindi natin ito kayang sundin. Ibinigay lang ito ng Diyos para pag nakita natin yung kautusan, makikita rin natin yung sarili natin na tayo ay makasalanan. Maliwanag. Tingnan pa natin yung isa pa. Ngayon, una, sa pamamagitan ng 10 utos, nakita natin makasalanan tayo o hindi. Tingnan din natin kung talagang makasalanan tayo. Di ba? Dahil kapag tumitingin sa atin yung mga tao, sinasabi sa atin, mabait tayo. Di ba? Apakabait na bata niyan, masunurin. Pero tingnan natin, i-zoom in natin. Di ba? I-zoom in natin yung sarili natin, titignan natin yung puso natin. Kung malinis o puno ng kasamaan o kasalanan. Tingnan natin. Unang Samuel, chapter 16, verse 7. Basahin natin, 3, 2, 1. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Saan daw tumitingin yung Panginoon? Sa puso. Ngayon, kaninong puso to? Malinis o marumi? Marumi ba yan? Yung screen kasi madumi na, kaya hindi makita mabuti. Ano? Dito, ito yung puso natin. Akala natin, yung puso natin malinis. At kapag tinanong tayo, mabait, mabait ako. Kaysa sa iba. Pero ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Yung Panginoon sabi niya, yung puso daw natin mandaraya kaysa lahat ng bagay. Mandaraya. At lubhang napakasama. Lubha na napakapa. Di ba? Ibig sabihin, sobrang sama sa paningin ng Diyos. Sobrang dumi sa paningin ng Diyos yung puso natin.
Kaya nga, dito, Marcos 7:21 hanggang 23, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, ano daw yung lumalabas? Basahin natin yung dilaw, 3:1, lumalabas ang masasamang pag-iisip, paikiyapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Lahat ng ito lumalabas sa puso natin. Lahat ng karumihan. Kaya nga, kung ganun, tingnan natin yung puso ninyo. Meron kayo nito o wala? Marahil yung iba sa inyo. Di ba? Parang ganyan. Ah, mabait ako, di ba? Masunurin ako. Pero yung problema, sabi ng Biblia, yung puso natin, puno ng ganyan. Maaring matakpan natin yan. Maaring makita ng ibang tao, masunurin kayo. Maaring makita nila, pinupuri nila kayo, mabait kayo. Pero yung problema, nakikita ng Diyos yung puso ninyo. Saan tumitingin yung Diyos? Sa panlabas o sa puso? Sa puso. At kapag tinitingnan kayo ng Diyos, ano nakikita niya? Kasalanan. Kasalanan. Isa pa, Kawikaan 26 verse 25, sabi dito, kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan. Bakit? Sapagkat sa kanyang puso ay may pitong karumaldumal. Alam niyo ba yon? Nasa puso ng bawat isa sa atin, mayroong pitong karumaldumal? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng karumaldumal? Sobrang nakakadiri, di ba? Kakilakilabot. Sobrang sama sa paningin ng Diyos. Ngayon, ano yun? Tignan natin. Dito, inihalin tulad itong pitong karumaldumal sa pitong hayop. Sa pikak, kambing, baboy, pagong, leopardo o tigre, ahas, at sa palaka. Tignan natin kung lahat tayo mayroon ng ganitong uri ng katangian na mayroon ang mga hayop na ito. Okay? Alam niyo kung ano yung pikak? Tignan natin. Ano? Mayaman? Mayabang. Tama. Yung pikak, ano yung katangian niya? Mayabang. Bakit? Pag walang tao, walang maraming tao na nakatingin sa kanya, hindi niya ibubuka. Yung pakpak niya, yung buntot niya, hindi niya ibubuka yan, hindi ganyan. Nakatiklop lang yan kapag mag-isa ka lang. Pero kung marami yung nakatingin, ipapakita niya yung buntot niya. Nasabihin niya, tingnan niyo ako, napakaganda ko. Parang kayo, di ba? Kapag halimbawa, meron kayong magandang damit, di ba? Sinusuot niyo kaagad. Bagong bili, sinusuot kaagad, di ba? Hindi pa nga nalalaban, sinusuot na. Bakit? Dahil gusto niyong ipakita na meron ako magandang damit. Yung iba naman, dahil nakabili ng magandang bagong laruan, agad-agad pagdating sa bahay, lalabas. Tatawagin yung mga kaibigan, di ba? Ipapakita yung magandang laruan. Tama o hindi? Anong tawag doon? Pagmamalaki. Pagyayabang. Sabi sa Santiago 4:16, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Isa pa, Awit 5 verse 5, ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Anong ibig sabihin nun? Kung ito lang yung kasalanan natin, yung pagyayabang, pagmamalaki, hindi na tayo makakapunta sa langit. Kung yan lang, kahit yan lang yung kasalanan natin. Ang problema, nagawa natin yan o hindi? Nagawa. Sunod, kambing. Ano yung katangian ng kambing? Tama, matigas ang ulo, di ba? Pag hinila sa kanan, saan pupunta? Sa kaliwa. Paano naman kayo? Di ba? Pag inuutusan, hindi agad susunod, matigas ang ulo. Pag sinabi na, huwag ka dyan, pupunta o hindi? Pupunta. Bakit? Matigas ang ulo. Ganyan. Sinasabi ng Biblia, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Roma chapter 2 verse 5, basahin natin, 3:1. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan
at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ito tayo. Sabi ng Diyos, dahil sa katigasan ng puso natin, ng ulo natin, karumal-dumal ito sa paningin ng Diyos. Sunod, yung baboy naman. Ano yun naman yung katangian ng baboy? Yan. Bukod sa matakaw, di ba? Sakim. Nakita nyo, di ba, may pagkain pa, pero nung tumitingin na siya sa may-ari, bigyan mo pa kami. Di ba? Yung iba sa mga kabataan, may laruan na, ano pa ang gusto? Bumili pa ng laruan. May bago ng damit, gusto pang bumili ng maraming damit. Tama o hindi? Anong tawag doon? Sakim. May ganyan din tayong katangian sa baboy, sakim. Dito, ikalawang Pedro chapter 2 verse 14, sabi, may mga puso silang sanay sa kasakiman. Mga anak na isinumpa. Ito yung sabi ng Diyos sa atin. Kaya nga karumal-dumal. Kasi ganito yung puso natin. Yung puso natin, walang hanggan na mayroong kasakiman. Meron na, gusto pang magkaroon ng higit pa. Tama? Next. Dito, pagong. Ano naman yung katangian ng pagong? Ha? Tamad. Mabagal, di ba? Katamaran. Kapag dinala sa paikinig ng salita ng Diyos, tamad. Pero pag sinabi, halika, mamasyal tayo, ang bilis. Hindi pa nga naligo yun. Di ba? Mabilis. Sabi dito, Kawikaan 13 verse 4, ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha. Ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tutustos ang sagana. Anong ibig sabihin? Gusto nilang pumunta sa langit. Kayo, gusto nyo bang pumunta sa langit o hindi? Pero ayaw naman makinig sa salita ng Diyos. Ngayon, paano pupunta sa langit kung hindi makakinig ng salita ng Diyos, di ba? Eh sabi ng Biblia, yung pananampalataya nanggagaling sa paikinig. At yung paikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, salita ng Diyos. Sunod, leopardo o tigre. Yan, yung aso, yung tigre, kapag yung tigre maliit pa, naglalaro sila ng aso, di ba? Pero paano kapag lumaki na? Ano mangyayari? Kakainin na ng tigre yung aso, di ba? Anong ibig sabihin? Kapag gagaya ninyo, mga bata pa, hindi pa masyadong lumalabas yung ugali natin na gaya ng tigre. Pero habang lumilipas yung panahon, habang nagkakaedad kayo tumatanda, lumalabas yung katangian ng pagiging tigre. Mabangis. Tama, mabangis. Kaya nga, di ba, kapag mayroong nangaasar sa inyo, ano nangyayari sa inyo? Nagagalit o hindi? Nagagalit. At kapag tuloy-tuloy kayong inaasar, di ba? Ano nangyayari sa inyo? Mamaya-maya, susuntukin nyo na yung iba, di ba? Babatuhin nyo na. Lumalabas yung pagiging mabangis natin. Dito sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Ito'y tumutukoy sa atin, sa panahon natin na ganito yung ugali ng mga tao sa katapusan ng panahon. Mababangis. Walang utang na loob. Walang pag-ibig. Mga walang pagpipigil sa sarili. Next, yung ahas. Ano yan? Ahas. Ilan yung dila ng ahas? Ha? Kung dalawa yan, may problema yung mata ninyo. Isa lang, pero yung dulo, nakasanga. Nakasanga, di ba? Isa lang, pero nakasanga yung dulo. Anong ibig sabihin? Sinungaling. Isa lang yung bibig natin, pero ang daming salita na lumalabas, di ba? Kapag katabi, pagkasama yung ibang kaibigan, ganito yung sinasabi. Kapag yung ibang kaibigan naman yung kasama, iba naman yung sinasabi, di ba? Anong tawag doon? Sinungaling. Roma chapter 3, verse 13, yung dilaw sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Di ba? Lalo na sa mga kabataan, dahil ayaw nilang mapagalitan, kapag may nagawa sila, anong gagawin nila? Ituturo yung iba. Di ba? Hindi nila aaminin na sila may kasalanan. Tama o hindi? Bakit? Dahil ayaw maparusahan. Tayo, maaari tayong magsinungaling sa magulang natin. Pero sa Diyos, kailanman? Hindi. Bakit?
Nakikita niya yung puso natin. Tama. Nakikita niya yung puso natin. Nakikita niya yung laman ng puso natin. Ulitin ko, maaari tayong magsinungaling sa ibang tao. Pero sa Diyos, kailanman, hindi. Okay? Sunod. Palaka. Pinakahuli. Tama. Mga bata pa, marites na. Di ba? Alam nyo na yung marites. Ibig sabihin, ginagawa ninyo ito. Tama. Maiingay. Mga chismosa. Di ba? Maiingay. Meron ba dito mga bata, chismosa na? Meron? Naku po. Malaking problema yan. Dito, 1 Timoteo chapter 5, verse 13. Sabi dito, naka-highlight, mga chismosa. Ibig sabihin, maiingay. Lalo lang ngayon, yung mga kabataan, sobrang ingay. Tama? Sinabi naman na himik, lalo pang mag-iingay. Pero kapag sinabi, sige, mag-ingay ka, anong gagawin? Katahimik. Anong ibig sabihin nun? Matigas ang ulo. Maingay na, sinungaling na, matigas pa ang ulo. Kaya ngayon, kaya nga sabi ng Diyos, yan ay karumal-dumal. Yung puso natin, karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Maliwanag? May kasalanan? O wala? Meron. Akala natin, ganito yung puso natin, di ba? Malinis. Pero gaya ng tinignan natin, isa-isa yung puso natin. Ano yung puso natin? Ano yan? Pakibasa? Puno ng kasalanan. Ngayon, may lalabas bang mabuti dyan? Wala. Kasi kasalanan. Kahit na sinasabi natin na nakakagawa tayo ng mabuti, pero sa paningin ng Diyos, masama, marumi. Tanungin ko kayo, pwede ba kayo makakuha ng malinis na bagay mula sa basurahan? Pwede o hindi? Bakit? Parang ganoon. Yung puso natin parang basurahan. Puno ng kasalanan. Puno ng dumi. Kaya nga, imposible na may magawa tayong mabuti. Maliwanag. So ngayon, makasalanan tayo o hindi? Makasalanan. Tama. Kung ganun, anong naghihintay sa atin bilang makasalanan? Dito, mayroong kahatulan. May kaparusahan. Hindi pa sa ngayon. Pero darating yung araw, haharap tayo sa kahatulan ng Diyos. Basahin natin Hebreo 9:27, 3-1. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Dito natin makikita, dito natin mararanasan yung parusa sa atin ng Diyos pagkatapos na tayo ay mamatay. Kaya nga ito yung kailangan nating paghandaan. Habang buhay pa tayo, kahit na bata pa kayo, kahit na sa ganyang edad, kailangan na ninyong paghandaan yung pagharap natin sa Diyos. Bakit? Kahit bata pa kayo, may kilala kayo na kasing edad ninyo, wala na, di ba? Patay na. Kaya nga hindi natin pwedeng ipagmalaki na bata pa naman ako, hindi pa ako mamamatay. Sino nagsabi sa inyo? Maaring humatsing lang kayo. Tumigil na sa pagtibok yung puso. Pwede o hindi? Pwede. Di ba? Yung uminom ka lang ng tubig, tumigil sa pagtibok yung puso mo, pwede o hindi? Pwede. Pero hindi nagtatapos doon. Sabi dito ng Biblia, pagkatapos, may paghuhukom. Ibig sabihin, may kahatulan. At ito yung pinaka kailangan nating paghandaan. Sabi sa Roma chapter 6, verse 23, 3-1, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, hindi yan basta kamatayan na mamamatay tayo. Ang ibig sabihin ng kamatayan na yan, impyerno. Dahil sa kasalanan, parurusahan tayo sa impyerno. Sa ngayon, ulitin ko, hindi pa natin nararanasan yung parusa sa atin ng Diyos. Pero kapag dumating na tayo sa kamatayan, tumayo na tayo sa harapan ng Diyos, hahatulan niya tayo. At dahil alam niya yung puso natin, alam niya na tayo ay makasalanan, saan niya tayo dadalhin? Sa lugar ng kaparusahan. Sa lugar ng basurahan para sa mga, yung espiritu ay patay. Para dun sa mga taong may kasalanan. Ang tanong, may kasalanan kayo o wala? Ngayon, saan kayo mapupunta? Gusto ninyo? Kaya nga, kailangan natin
malaman. Dito, mula kapanganakan, tayo ay makasalanan na. Kaya nga dahil dito, nakagagawa tayo ng kasalanan. Tama? At pagkatapos nito, darating tayo sa kamatayan. Pero hindi nagkatapos doon. Hahatulan tayo ng Diyos. Dadalhin niya tayo sa impyerno. Kaya nga, parang ganyan. Yung kalagayan natin. Pero dahil iniisip ninyo, mga bata pa kayo, hindi kayo maghahanda. Pero tandaan ninyo, ulitin ko, kahit nasa kaganyang kalagayan kayo, nasa ganyang edad kayo, maaari kayong mamatay. Kaya nga, kailangan natin itong paghandaan. Bakit? Once na pumasok ka na doon, hindi ka na makakalabas. May entrance, pero walang exit. Mateo chapter 5, verse 26, basahin natin, 3, 2, 1. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran. Anong ibig sabihin yan? Kahit may isang kasalanan ka lang, kahit na may gatuldok ka lang na kasalanan, hindi ka makakalabas doon. Hindi ka, subject ka na sa impyerno. Ang tanong, yung kasalanan ninyo, gatuldok lang ba o marami? Ito yung problema natin. Kaya nga, dahil dito, nararapat lang talaga na mapunta tayo sa impyerno. Tama? Dahil sa kasalanan. Ngayon, maaari kayong tumatawa. Pero kapag nandun na kayo sa impyerno, makakatawa pa kaya kayo? Tanungin ko kayo, naranasan nyo na bang mapaso? Gaano katagal? Yung iba, isang segundo. Yung iba naman, 5 seconds, di ba? Masakit o hindi? Masakit. Pero saglit lang yun, di ba? Pero, doon sa impyerno, yung sakit ng sunog, walang hanggan, walang katapusan. Kaya nga, ito yung dapat nating maiwasan. Ito yung dapat na huwag ninyong mapuntahan. Kasi kung hindi, doon ninyo mararamdaman yung galit, yung puot ng Diyos. Ulitin ko, sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman. Tama, hindi nyo pa nararamdaman yung galit ng Diyos. Pero, pagkatapos ng kamatayan natin, doon natin mararamdaman yung galit ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ngayon, dito, yung patutunguhan ng makasalanan. Sino yung makasalanan? Ngayon, ano yung patutunguhan ninyo? Dito, sabi kanina, binasa natin, yung kabayaran ng kasalanan ay ano daw? Kamatayan. Ulitin ko, yung kamatayan na binabanggit dito ng Biblia, ito ay impyerno. Impyerno. Kaya nga tayo, kung may kasalanan, saan pupunta? Sa impyerno. Dito. Ngayon, ano ba yung impyerno? Dito sa Biblia, pinaliwanag ng Biblia ng detalyado kung ano ba yung impyerno. Dito, sabi, lawa ng apoy at asupre, ang apoy ay hindi napapatay. Dito sa mundo natin, yung apoy napapatay o hindi? Napapatay. Pero yung apoy sa impyerno, hindi namamatay. Tapos doon, ang uod ay hindi namamatay. Hindi napapatay yung uod. Pero dito, di ba kapag may nakita kayong uod, inaapakan ninyo, patay. Di ba? Nilalagyan ng asin. Pero sa impyerno, hindi namamatay. Kaya nga, yung impyerno, ito yung lugar na nakakakilabot, nakakatakot. Kasi sinusunog ka na, inuud ka pa. Gaano na lang kahirap yung mararanasan natin doon. Kaya nga, kailangan natin itong maiwasan. Isa lang yung paraan. Kailangan ninyong makinig ng maigi. Kailangan ninyong magtiis pa ng konting panahon na lang. Dahil mamaya, ibabahagi sa atin yung paraan. Paano natin ito maiiwasan? Sabi doon, walang pahinga, araw man o gabi. Walang pahinga. Pagkatapos, may alaala. Alam nyo kung ano yung alaala na may iiwan doon? Ano yung alaala na yon? Puro masasamang alaala. Puro masasama. Pagkatapos, pusikit na kadiliman. Bakit pusikit na kadiliman ay may apoy? Di ba? Doon sa impyerno, yung apoy kulay itim. Ito yung pinakamainit sa lahat. Yung apoy ay kulay itim. Ito yung apoy doon sa impyerno. Tapos walang hanggang pagkahiwalay sa pamilya. Gaya ng binasa natin kanina,
Once na pumasok na kayo doon, hindi na kayo makakalabas. Tama? Kaya nga, ito yung impyerno. Sino yung pupunta doon? Nakalagay na rin sa Biblia kung sino yung pupunta sa impyerno. Basahin natin, Apokalipsis 21 verse 8, 3 to 1. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ngayon, sabi dito yung duwag, di ba? Nakalista, sunod-sunod, kung sino yung pupunta, mga duwag. Sino yung duwag? Hindi ito yung hindi nakikipag-away, takot, hindi. Yung duwag, ibig sabihin, nasa harap na nila. Yung babala ng Diyos, ayaw pa nilang maniwala. Ayaw nilang pakinggan. Ito yung duwag. Halimbawa, tanungin ko kayo, takot kayong mapunta sa impyerno o hindi? Yan yung ebidensya. Kasama kayo dun. Yan yung duwag. Bakit? Takot mapunta sa impyerno. Ito yung katibayan na pupunta sa impyerno. Kasi kung hindi ka naman pupunta doon, ba't ka matatakot? Tama? Pero dahil natatakot tayo, ito yung ebidensya na pupunta sa impyerno. At yung huli, siguro wala sa atin dito yung number 2 hanggang number 7. Pero yung number 8, ano yung number 8? Sinungaling kayo o hindi? Kung ganun, nakalista tayo dyan. Ibig sabihin, pagkatapos nating mamatay, pupunta tayo sa impyerno. Kahit na yung kasalanan lang natin ay pagsisinungaling. Panoorin natin ito. Sinasabi ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isang malaking puting trono at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ang anghel at sasabihin, wala po ang pangalang iyon, Panginoon. At sasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inianda para sa Diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy. Sinasabi ng Biblia, at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman, at sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi. Kaya, saan daw mapupunta yung mga makasalanan? Sa impyerno. Sino yung makasalanan? Ngayon, saan kayo pupunta? Gusto nyo ba doon? Kaya nga, kailangan nating pag-aralan, paano ba tayo makakatakas doon? Sabi dito, Marcos 1:15, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Basahin natin yung dilaw, 3:1. Anong ibig sabihin ng magsisi? Ito yung Panginoon. Ngayon nalaman natin na tayo ay makasalanan, di ba?
nalaman natin na pupunta tayo sa impyerno pagkatapos nating mamatay. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, hanapin natin, hingiin natin yung tulong ng Diyos, yung habag ng Diyos na tayo ay maligtas mula doon sa impyerno, mula sa kasalanan natin. Parang ganito yung kalagayan natin ngayon. Awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Parang nalulunod tayo ngayon. Nalulunod saan? Sa kasalanan. At pag namatay tayo dahil sa kasalanan, pupunta tayo doon sa impyerno. Kaya nga, kailangan nating hingin yung habag ng Diyos. Hingin natin yung tulong ng Diyos. Kung ganon, ililigtas niya tayo. Sabi dito, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Bakit yung puso natin ngayon wasak? Nalaman natin kung saan tayo pupunta. Tama? Saan tayo pupunta? Sa impyerno. Dahil doon, kaya nga, yung puso natin wasak, yung diwa natin bagbag. At higit sa lahat, ito yung kailangan natin gawin. Ito na yung huling verse natin, kaya basahin natin ng malakas. 3, 2, 1. Awit 119, verse 170. 3, 2, 1. Ayun, natapos. Diba? Kaya nga, ito yung pinakailangan natin gawin. Sa ngayon, ulitin ko, maaari tayong tumawa. Maaari tayong nakangiti pa ngayon. Pero makakangiti pa kaya kayo pag nandun na sa impyerno? Hindi. Kaya nga, kailangan natin hingin yung tulong ng Diyos. Ngayon, kailangan nating manalangin sa Diyos. Panginoon, iligtas mo ako. Ako ay patungo sa impyerno. Tulungan mo ako na makaiwas ako doon. Magagawa niyo ba yung manalangin ng ganito sa Diyos? Kung mananalangin kayo sa Diyos, natulungan kayo, iligtas kayo mula sa kasalanan, mula sa impyerno, tutulungan kayo ng Diyos. Maliwanag? Makasalanan tayo o hindi? May kasalanan kayo o wala? Hindi lang basta meron. Marami. Di ba? Ito yung problema natin. Kaya nga, kailangan natin ng tagapagligtas. Ngayon, pinag-aralan natin yung problema natin. Yung susunod na session natin, yung sagot sa problema. Kaya nawa, hinihiling namin sa inyo, makinig kayo ng maigi para makuha ninyo yung sagot. Okay po? So maraming salamat. May tanong? Kung wala na, tayong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin na mapag-aralan ang iyong salita. Sa pamamagitan nito, Ama, nakita po namin na kami po ay mga miserableng makasalanan sa iyong harapan. Pakiusap, tulungan niyo po Panginoon na ang mga batang ito na nakikinig na iyong salita ay maunawaan ang kanilang kalagayan, ang kanilang miserableng kalagayan na sila bilang mga makasalanan ay patungo sa impyerno. Kaya pakiusap, tulungan niyo po sila na ipaalam ang katotohanan at tulungan sila na maunawaan nila yung paraan kung paano nila maiiwasan ang impyerno. Salamat umuli Panginoon, binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat.